alam nyo guys, hindi ako baling guys ha. Na-intern na lang talaga ako dun sa nangyari sa transgender na yan. Alam nyo ba guys? Diyos ko. Ay, nakaka-fear na talaga. Hi guys, good morning. This is Nitan Bernades. Welcome back to my channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po. At ipapangako ko naman sa inyo, lahat ng mga nag-subscribe at nag-iiwan ng bakas, binabalikan ko po yun. At sa mga nag-subscribe na po, maraming salamat. At inabot na po tayo ng 1,000 plus na po. 1,000 plus na, yeah! Hello guys, good at ito ah, mayroon lang ako ano, nakaka-impiyar na kasi guys, na-impiyar na talaga ako ng bonggang-bongga dahil dito sa, alam niyo ba yung nag-viral doon sa transgender na nag-CR doon sa Cubao, si Christine Custodio Diaz. Alam niyo ba yun, yung nag-CR lang sa guys, nag-CR doon sa babae, gano'n na nangyari sa kanya, pinusasan, tapos kinasuhan pa. Diyos ko, napaka-criminal. Criminal ang turing sa kanya. Nag-CR lang yun, guys. Ha? Nag-CR lang yun sa kapwa. Kasi yan ang babae. Kahit sabihin na natin, may pututo yan. Gano'n na talaga sa pinanganak. Pwede mo naman warningan yun eh. Warningan na huwag na umulit next time. Hindi pwede sabihin na naman na itong pamuna ng mall na to. Bawal sa ganun. Kung saan ka talaga doon. Pwede naman gano'n. Iba't kailangan umabot pa sa ganyan. Kung hindi pa nag-post itong tao na to, Diyos ko, hindi pa matutulungan ng mga pamunuan, hindi pa, ikukulong pa guys, ikukulong pusatan, Diyos ko, ano yan, addict, kriminal, may napatay, pusatan. Alam niyo ba, kasalanan ba nung tao na pinanganak siya na ganyan? Kasalanan ba ng isang tao na pinanganak siyang transgender? Pati, may kagustuhan ba dyan habang nag-stock-chock-chenis yung nanay at papa niya, sabihin niya paglabas ko isa akong sirena. Hello? Paglabas niyan, Diyos ko, wala pang isip yan. Wala pang isip. May words nga niyan sa Latin, tabula rasa. Tabula rasa. Ito ang isip yun ng tao, wala pang laman yan. Pag pinanganak ka dito sa libutan, wala pang laman, blanco pa yan, malinis pa yan. So, nadidibilog na lang yan pagkatagal-tagal dahil sa mga experience, sa mga nasanggap niya, sa mga ginagalawan niya. So, kasalanan ba natin lumaki siyang isang ganyan? Isang malambot, isang babae, sabi nga nila, isang babae na nakulong sa katawan ng lalaki. Kaya kung ano yung iniisip niya, siyempre yun yung ginagalaw niya kahit sabihin na natin, hindi angkop yung galaw niya sa kasarian niya. Pero kasalanan ba natin na pinanganak yan ganyan? Tapos, Diyos ko, makapamusga tayo, wagas. Diyos ko, ano ba yan, ano? Clean and green, walang bahis na karumihan sa katawan kasi makapamusga tayo, wagas. Eh, kahit bading yan, transgender yan, trans woman yan, tunggu yan, igalang natin, guys, kasi tao rin yan, tao. Tao na katulad natin na nilalang dito sa mundo. At walang makakapagsabi na porkit ganyan ka, transgender ka, katulang ka, bading, tumboy, sa impyerno ka lang mapupunta, di ba? Walang makakapagsabi na gano'n. Ayun na guys, nakaka-impyerno na lang talaga yung mga ganyan nila lang mapangusga. Mapangusga sa kapwa. Alam mo kung sino mga perpekto, mga panghusga. Ikasalanan ba ng tao sa pinanganak siya ganyan? Wala sa ating makakapagsabi guys. Na pag ganyan ka sa impyerno ka mapupunta. No. Wala ka buisit yung mga tao na mapanghusga. Wow, ang linis nyo dahil. Ang linis nyo, cleaning clean. Oo, ang linis. Walang pakas na kasamaan. Kung makapanghusga. Diba? Kailangan lang natin ng respeto sa isa't isa. Respeto. Respetuhin mo ang isang tao bilang isang tao na katulad mo. Magbakla man yan, tumboy, tao yan eh. Narespeto mo. Kasi nakakabullshit lang sa mga tao na kulang sa kaalaman. Kasi nangyari lang doon sa Janiscus na yun, parang kulang yan eh sa orientation, sa pamunuan ng mall na yan. Kulang sila ng impormasyon.
Kasi kung nagkamali, pwede mo namang warningan yan eh. So, kailangan. Diyos ko, ang tapang-tapang baday. Ang sarap mo istudmudmud dyan sa bawla, nililinisan mo, nakaimpyerna ka. Tapos maghingi ka ng pasensya ngayon na nabulgar sa social media ang ginawa mong kagagahan. Ay, naku. Ay, ayan na nga. Nga sa'yo na lang yan kung patawarin ka ni Miss Gretchen dahil sa paggagawa mo, pagrunung-runungan mo na kalerte ka. Patako rin yan, igahalang mo. E paano ang kapatid mo yan? Sige nga. O kaya dyan, sa mga namumunang mul na yan, paano kung kapatid mo ang bading na yan? O, ang gay na yan, bade. Tapos ganun ang itrato ng ibang tao. Ganun itrato. Anong mararamdaman mo? O anak mo, kapatid mo? Sige nga, ano ang mararamdaman mo bilang isang tao? Di ba ma-inter na ka rin? Kasi kung kailangan yung magdasal para magbasbasa ng magandang espiritu yung kaisipan nyo para igalang yung mga ganyan nila lang. Mga pangusga, akala nyo mga sino mga perfect. Hindi nagkaamal, Diyos ko dahil. Mga santo nga. Mga santo, mga makasalanan din dyan. Naging santo lang dahil nagsisi ng kanilang mga kasalanan. Nagbago, kaya ganun din kayo. Huwag kayong mapanghusga sa iyong kapwa kasi makasalanan din kayo, Diyos ko. Walang nilalang na hindi makasalanan, except lang pag abnormal. Pag abnormal kasi siguro hindi magkakasala, ganun. Walang paggalak sa kapwa. Ano kayo, mga perfecto nila lang, Diyos ko dahil. Ay, naku, alam mo, alam nyo guys, hindi naman ako bading, ha? Hindi ako bading. Gusto ko lang ipaabot sa inyo na ang pagrespeto sa kapatid nating mga transgender, transwoman, kailangan din nila ng respeto bilang isang tao na nilalang dito sa mundo. Walang makakapagsabi sa atin kung sino ligtas, sino mapapapunta sa impyerno at kung sino mapupunta sa kalangitan. Dahil mapurkit pa din transgender, transwoman, sa impyerno na agad kasi dahil makasalanan? No! Hello! Wala pang nakakapunta sa langit ng impyerno na buhay pa ngayon at makapagsabi na doon sila mapupunta pag namatay na. Kaya huwag tayong panghusga. Kanya-kanya na lang yan direksyon kung saan tayo mapupunta. Kahit anong klaseng nilalang ka pa dito sa daigdig, kung ang ugali mo sa albahay mo panghusga, sa impyerno ka, sa albahay ka, impyerno ka. Eh kung maganda naman ang gawain mo, kahit bading ka, kung maganda naman ang hangarin sa buhay, wala kang naapakan tao at wala kang pinaiserwisyo, sigurado. Sa heaven ka mo. So, paano guys? Hanggang dito lang itong video ko. Maraming salamat sa panonood. At bago ko tapusin ang video ng ito, iwanan ko lang sa inyo katagang respeto sa kapwa. Maraming salamat. God bless all.